Pablo Pastor? Pablo. Pablo lang? Silukas? Silukas. Si Dr. Silukas? Oo, Silukas. 40 na ang manunulat na ginamit ng Diyos sa Biblia, dalawa lang ang may pinag-aralan. Pero mo, isipin niyo mga kapatid, ang dami pala na ginamit ng Diyos, walang pinag-aralan mga kapatid. Karpintero, magsasaka, ano pa, mangingista, ano pa mga kapatid? Ha? Kaya wag niyo sabihin na inyong buhay na kayo pinag-aralan, ano man yung trabaho, ano man ang inyong kinikita, huwag niyo ispulin yan dahil ikaw ay tinawag ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay laging nasa sayo, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Ang tanong, yan po. Ano ang katangian ni Pilipi na dapat tularan ng mga mananampalataya? Ano daw mga kapatid? Ha? Number one, ano sabi po dyan? Una, maging masunurin. Amen? Si Pilipi mga kapatid, nung tinawag ng Diyos, nung inutosan ng Diyos, walang reklamo. Eh, tumugon agad utos ni Jesus. B, sumunod siya agad. Kasi walang pagre-reklamo. Mga kapatid, sa ngayong panahon, mga Kristiyano, pag sinabihan utusan, ang dami pagre-reklamo, nagmumurmur, eh bahala si pastor dyan, kasi yan naman nag-utos dyan. Hindi! Ang mga pastor, mga kapatid, ay instrumento lamang ng Diyos para ikaw ay utusan. Mga pastor, eh, hindi naman ngayon mga kapatid na ang ating Panginoon sa wala naman ang Panginoon, Jesus ay nag-uunay. Hindi naman ang Panginoon Jesus mas mapit. Oh, ah, ikaw, Jitirini. Hindi. Sino ang ginamit ng Lord? Si pastor po. Kung sino ang pastor ninyo, yun ang sumunod kayo. Huwag kayong kumutra. Amen po ba? Amen. Pag kumutra kayo, ay kumutra na kayo sa Diyos. Hindi kayo sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po, naunawaan ko na ang lahat nito ngayon mga kapatid, naglilingkod ako ng Diyos. Ay, ganito pala. Dati ay, kontra ako ng kontra. Ay, mga kanon. Hindi pala. Hindi pala. Kailangan pala na sumunod po tayo sa leader natin, sa ating pastor, mga kapatid. Alam nyo, kung sinabihan ako ni pastor, eh, sumunod po ako. Pero, pastor, hindi ata po kaya, pastor. Pero purihin po ang pinigyan si pastor ng talagang, ang tawag ito, mayroon siyang, ano na, ano ba, ano na, lumakas na lakas ang loob mo. Nakita ko kay pastor na mayroon siya ang ganun. Talagang inaano ko talaga, nag-i-encourage ko talaga. Oh, inanom niya agad akong buhay sa loob, buhay ni Mrs. Moises. Oo nga ano, hindi pa naman magsalita, pero ganun nangyari kay Mrs. Kaya ba, ginamit ng Diyos si Mrs. mga kapatid. Amin po ba? Amen. Walang pagre-reklamo si Pirete. Remember, katulad nila ni Simon at saka si Andres, mga kapatid? Ano ang ginagawa nila nung sila tinawag ng Panginoong Jesus? Nangingis na, di ba? Yes. Busy-busy. Para ito, kumita ng pera. Oh, ngayon, ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa dalampasigan, sa malayong dagat, at sa malayong, siyempre ikaw mamuha ng isda, malamig sa malalim, pero Panginoong Jesus dito sa dalampasigan, pag ikay tumawag sa dalampasigan, mga kapatid, umiiko ang busis niya. Tinawag si Simon at si Pilipi, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Isu. Simon at Pilipi, Simon at Andres. Buron, tingin yung ating Panginoong Isu. Sumunod po kayo sa amin. Ano, walang sinabi ang dalawa kung di sinabi ang kanilang lakbang. So, ganito ha? Tinabi ang kanilang lamban at sumunod kay Jesus. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag na kayong maglaban ng isda. Iba ang lalampatin nyo ngayon. Mga tao. Ano yung paglaban sa tao? Yung dala. Ang pinaglaban sa tao ang salita ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kailangan salita ng Diyos, ishare mo sa kanila. Pulihin mo sila sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yan po. Kaya ang bawat isa sa ating mga kapatid, pag tinawag, huwag na po tayo magreklamo. Tulad nila, Simon at Andre, walang pagre-reklamo, mga kapatid. Naku po, walang pagre-reklamo. Ang problema sa mananampalataya ngayon, ang daming reklamo, mga kapatid.
Isipin mo, isip ko lang mga kapatid, sa panahon ngayon. Dapat mamangat pala tayo, wala na reklamo eh. Kung ikaw talaga ay totoong si Kristo sa buhay mo, na minahal ka ng Diyos, bakit ikaw naging Kristiyano? Bakit nakikilala mo ang Panginoon? Ngayon mga kapatid, ikaw na mismo magsabi, ah, ako na mismo, maglipo talaga, mag-ano na ako kay Pastor. Pastor, ako nandito, ako bahala, Pastor. Tapos tulong sa Panginoon, natulungan mo ako, kagawin ko ang mga bagay na ito. Dapat ganun mga kapatid, mga Kristiyano. Amen po ba? Amen! Amen. Kailangan sasabihin po natin ito. Hindi na po tayo nagsasabi na, pitutulak pa tayo mga kapatid. Hindi na kapatid, mismo ikaw, dahil naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mismo ikaw magpresenta ka na sa pastor ninyo. Hello! Amen po ba? Hindi ka nahihintay na, ay ganito, tapos may, hindi na mga kapatid, kung unawain mo ang salita ng Panginoon dahil pagmamahal ang Diyos sa atin mga kapatid, ikaw na mismo Lord, naranasan ko na Panginoon ang kapangyarihan mo, kabutihan mo sa atin. Ako mismo Lord, magpipresenta kay Pastor na ako po ay ganito, mag-aasir po ako dyan, magpipresenta ako, ganun po dapat mga kapatid. O di, ako magsisir ng salita ng Panginoon. Pastor, dito po ako sa lugar nito, magsisir. Tutulungan na tayo ng iglesia, ng ating pastor, mga kapatid. Once na ikaw ay magpresenta, kailangan mo na pala tayo ngayon, atapang na, alakas na loob. Magpresenta ka na. Amen po ba? Magpresenta ka na. Hindi na dapat itutulak pa at pagsabihan pa. Amen po ba? Pangalawa, ano sabi po dyan? Maging mapanalangin. Bilang ikaw mananampalataya ay tinawag ng Diyos, kailangan mo manalangin dito. Tandaan po natin, once ang isang bagay mawala yan mga kapatid, delikado ang buhay mong Kristiyano. Hello? Kasi marami ngayon ang Kristiyano na tutukso. Why? Walang panalangin. Hello? Alam ang buong salita ng Diyos. Ang talagang matalino. Kulang sa panalangin. Baksa ka dyan. Sinasabi ko po sa inyo, pag wala ka, pag hindi mo ilunod, mayroon po, alam mo, nag-pit si Pastor Padre, ganda ng isip niya. Tanda ko po talaga, para daw na ikaw ay hindi mawala ng Diyos. Ang panalangin mo, lalo na pagdating sa umaga, ang sabi pa niya, yung chinilas mo, ilagay mo sa ilalim ng kama. Ha? Siyempre, lagay mo sa ilalim ng kama para nananalangin ka ng Panginoon. Luluhod ka. Kailangan mo ang pagluhod, mga kapatid. Amen po ba? Klakpakan natin ang Lord. Hello? Pag wala na yung maglilipag, hindi ka daw naluluhod, parang maling wala yan. Kasi marami kayong mga Kristiyano, mga kapatid, pagising ng umaga, hindi nananalangin. Kapi agad retso. Hello! Hindi dapat ganun, mga kapatid. Kuminsa kanina, nag-iisip ko, ay aspris si Midja. Doon ako natulog sa taas. Nag-pray na ako. Salamat sa Lord. Talaga nag-pray na po ako, mga kapatid. Kaya kailangan, at tayo mga Kristiyano, kung mga tinawag ng Diyos, kailangan ay mananalangin. Si Philip ay puspos ng karunungan at ng Espiritu Santo. Pag-aralan po natin, hindi po mapuspos na karunungan at ng Espiritu Santo, bakit? Puspos na karunungan at Espiritu, laging nananalangin sa Panginoon. B, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kita ninyo? Si sumasamba lagi sa Panginoon. Hindi lang tapos tuwing linggo. Sino mga Kristiyano tuwing linggo lang sumasamba dito? Hindi ka kapatid. Pag ikaw Kristiyano, kahit saan lugar ka, pwede kang sumamba sa Lord. Ay, hindi naman dahilan. Pwede pa rin sumamba. Makasabi ni Mark Lee's interpret yung sinabi ni Pastor Robe. Ay, pwede sumamba. Hindi na tayo sa... Ay, man, hindi po mga kapatid. Huwag yung kaligtaan, pagkitipon. Kaya tayo magkapatid sa isang linggo. Sumasamba lagi sa Panginoon. Hindi, namumuhay na may kabanalan. Ang lahat nito, mayroon si Pilipi. Hindi ka mapuspos ng karunungan at banal espiritu kung wala ka dito. Amin po ba? Pag hindi ka namumuhay ng may kabanalan, ipapaano ka mapuspos ng banal espiritu? Baka iba ang mapuspos po sa'yo.
ang demonyo. Tandaan po po natin mga kapatid, huwag po natin pagmalaki na alam natin ang salita ng Diyos. Yes. Talaga kung tatanungin mo, sagot mo na ha. Ako po, lalo na pa ako po mga kapatid ay talagang naupirahan. Ito mabasa ko, medyo mamaya, nawala na. Kaya sinusulat po talaga eh. Dahil mula nang naupirahan ako mga kapatid, nag-aflak na yung kaisipan ko minsan. Pero hindi po yan hagdang, hindi ka maglingkod sa Diyos. Amin ba? Basta malaki isulat mo, kung magkalimutan, eh tingnan mo. Di ba? May paraan naman, di ba? Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, wala ka mga kapatid, ikaw ay mamuhay na may kabanalan mga kapatid. Di ba paano tinawin mga kapatid? Lagi po tayong lumuhod sa Diyos. Tumumali po ako, Panginoon, sa buhay kong ito, Panginoon, na ikaw ang maghari sa akin. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Amen? Amen. Sanon po. Ang buhay ni Pilipi ay inyanda sa pag-ibanghelyo sa salita ng Diyos. Bawat panampalataya ay inuutusan ni Jesus na mag-ibanghelyo. Sabihin mo sa katabi mo, inutusan ka ni Jesus na mag-ibanghelyo. Amen? Amen. Hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga workers, hindi lang Panginoon mga diakono, kundi tayo lahat mga kapatid. Huwag mong sasabihin, eh bahala sila dyan mga leaders sa iglesia, mali yun mga kapatid. Magtulungan po tayo. Amen po ba? Hindi po po pwede sabihin, gamitin ng Diyos yung mga tao, magsinagsalita ng Panginoon, walang pagkakilala sa iyo. Patapat mga kayo mga kapatid, pinagamit ang salita ng Diyos. Pero ang buhay na hindi ihis. Eh hindi po ganun mga kapatid. Tayo yun. Katunay na Kristiyano, kumikilala kay Kristo na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ngayon ang kagamitin ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Purahin po ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi sinabi ni Pastor, talaga po, ang buhay ko po talaga, ilang taon na, 10 years na, sa iglesia na, kasi lumipat pa kami po Pastor, 10 years, po hindi pa ako naging Pastor, para pang katuwang-tuwang pa lang ako ni Pastor. Yan. Alam niyo, ang iglesia ng Malabot, Malabot na Malisweet na, talaga, bakit ka mo naumpisa ang church doon? So, tayo ang church doon. Una po, inuna po muna ang inanong. Bawat, kasi dadaanan lang po yan sa trabaho ko eh. Sa nalinis lang at trabaho ko eh. Sa salibis. Nagkaroon po ako ng burden po sa aking kapatid. Kami naman, Panginoon, ay ako, ministas, pero kapatid ko. Bawat, ano, dinadaan ko. Nagkabahit lang ako dati. Ay, pastor, kibigitan na ako kung kamatay, may supero pa ako, pastor. Parang kung cowboy. Makabahit ako. Iti, may team ako talaga. Lalo akong pahit na pahit. Kasi grabe, ibahit, binabahit ko talaga nyo. Nadaan ako po sa bahay nila. Inisira na babay ko yung study kanya. Kapatid ko, ang anak niya. Yun po, magsasakripisyo po ako. Ganyan po ang buhay ng mga manipal kayo rin po na gusto ng Pinod. Ano, nag-isip na talaga nyo. Kasama po talaga ang pagsasakripisyo, mga kapatid. Amin, hindi lang isi-isi po, buo po ang mga Kristiyano. Hindi na po uso ngayon na. Amin po ba? Yun po, tumanggap kay Kristo ang kapatid ko. Isa po, sa pumorkers ngayon sa Kristo. Amin? Mga anak niya, ay nakasilaya sa pangalan. Ngayon po, ay pinapanalangin niya ang kanyang asawa. Pero ang kanyang asawa, isang bisis lang ang asawa. Ngayon, hindi pa talaga ang putalin. Pero kami nagka-Bible study, ang asawa niya, hindi niya yan. Nakikinig yan. Kahit hindi pa talaga yan, nakikinig yan mga kapatid. Pag nandiyan na, wala pa lang kanyang mga anak, mismo siya ang tumatawag. Nandito na si Muloy-Muloy na si tawag sa akin. O mag-umpisa na tayo. Kahit hindi siya nakisimba, pero nakikinig siya ng salita natin. Ay, mahalaga ka doon. Pero kung tingin lang, sabi ko, ipag-pray mo lang kapatid ko sila niya, pag-pray mo lang niya, darating ang panahon, panghawakan yung sinasabi ng Diyos. Sa buong pamilya, isa lang manampalataya at lahat ng iligtas kasama sa Diyos. Panghawakan siya natin. Amen, di ba? Amen! Oh, halit sana ba tayo? Number three! Yan! Maging matapang mong ipangahas ang pag-ibang sa Diyos. Ayun! Huwag kang mahiya! Minsan kasi mahiya ka kapag magsalita ng Diyos. Hindi yun. So, kasi,
may pinagparangas ako, wala. Alam niyo kami ano ngayon si Tereba? Wala nang hiya-hiya. Totoo po yun, makapal talaga mukha. Oo. Pag sinong pa, may pagkatanggol, sinong salita na Diyos? Bahala na. Kung ayaw tanggapin si Kristo, tandaan po na lagi natin mga kapatid. Lagi natin kasama ang Diyos, huwag po tayong mahiya mga kapatid. Amen? Amen. Isin po salita ng Diyos, mahal ka ni Kristo? Amen. Simple lang. Mahal ka ng Panginoong Jesus na matay si Kristo para sa iyo. Huwag mong sarilinin yung kaligtasan na sa iyo. Tulad ng Pilipi palang ibinahagi ang salita ng Diyos para sa mga kalulong marami na maligtas. Ano sabi dyan? Si Pilipi ay isang matapang o mapangahas na ibanginista. Eh, pinili ni Pilipi na mag-mission sa Samaria. Pero mo, alam mo ano nga yung lugar na Samaria ngayon, Pastor? Hindi ko po, ano nga yung lugar ngayon? Ang magtawag niyo. Samaria pa rin, upper ng Judea. Ah, ganun? Judea, Israel, Egypt. Ayun. Judea. Samaria. Sa Samaria ay hindi welcome ang mga Hudyo. Tandaan niyo ha? Nakatulad ni Pilipi. At talagang mahirap ang lugar na ito. Pero kahit mahirap, pumunta pa rin si Pilipi. Ha? Pumunta pa rin si Pilipi. Bakit? Mga kapatid. Ha? Bakit? Ganun na lang katapang si Pilipi. Bakit? May pananampalataya siya sa Panginoon na sasamahan siya sa kanyang pagkakayo. Dapat ganun tayo. Amen. Amen. Pag sa sarili mo lang, wala talaga mga kapatid. Sa sarili mo lang karunungan, ay pala, Biblia, ay sinungharap. Huwag kang mag-isip na ganyan. Gusto mo argumento? Hindi po ganun ang Diyos. Kasi ganun mo sa Biblia, argumento. Ano ka ba? Ano ba? Alam mo ba ganito? Ay, hindi po. Huwag po natin pagnalain ka. At hindi tayo mag-isip. Iwasan po natin mga bagay nito. Para nag-argumento ka. Ay, hindi po. Kailangan mo lang isip. Halimbawa, mag-isip ka ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ipanalangin mo yung taong sinisira mo. Halimbawa kayo, mayroon kang puntarya. Mga kapatid, bawat isa sa atin na dito, tayo na. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Bata man, matanda man, tinawag ka ng Lord. Amen? Ngayon, kung mayroon ka ngayong gustong maligtas, isa lang sisiran, ipanalangin. Iluhod mo talaga mga kapatid, kung sinong pangalan na yan, tatay mo, kapatid mo, nanay mo, iluhod mo sa Lord. Panginoon, ito po, tatay ko, Lord. Ito nyo alam. Ito nga ako sa panalangin ni Sister Lima. Sister Lima kasi una na nakilala sa Panginoon. Talaga naman, araw-araw naririnig din ang busis ko talaga, ang busis ni Sister Lima. Talagang pinapatungan ang ulo ko, ano pa? Ito pa na unawaan mga kapatid. Pero yung pala, ano pala, talagang nangyari pala. Kumilos pala ang ano. Biro mo na rin. Madaling araw, sabi kisiner na ko. Biro mo, Panginoon, lakas-lakas ang busis. Alam nga yun, sabi ko, ano ba rin ngayon mo? Siyempre na yun, eh, maganda ka nila, pinapanalangin ako eh. Siyempre ko ito, pinapanalangin ng pagdating niya. Alisin mo ang kanya, pagkasabong. Sakit na naman. Pagkasabong ko, ano ba ito? Mga bisyo niya, pagpapanalangin niyo, alisin mo yan. Sabi ni Pastor Ima, sabi ko, pati yung panalangin ko, inaalis. Ano ba itong nangyari sa pinapasukan ni Sister Ima? Totoo po yan. Alam niyo mga kapatid, dumating ang panahon mga kapatid. Balikan ko. Pirinis na Bible study sister nila, si Pastor Akili. Tatlo po kayo sinong pinsan niya kasama nun. Tatlo kayo. Pirinis po, tanda-tanda ko po yan. Alas 3. Siyempre na nakaanong na ako tawag ito na kukumpiyot. Diyan sa Transintral, wala pa, hindi pa nasunog yun. Ginagawa ni Isip, alas 3, hindi pa sila. Ayaw mo na, alamig muna ako sa Transintral. Ang ginagawa ko, inom-inom na rakan. Kain muna ako doon, mga kapatid. Di, pari-pari isip ko, mag alas 4 na, uwi na ako. Biro mo, kapat pagdating ng alas 4, pasado na alas 4, medyo, nandukong pa rin sila. Wala na akong pakawala. Alam nga naman, aatras pa ako, nakita ako. Gito na.
talagang ang Lord talaga, may kaparaanan talaga mga kapatid. Iba talaga ang Diyos, matalino talaga ang Diyos. Grabe. Pero, dito na. Magbasa ng salita ng Diyos. Pinabasa ako ni Sister na Pastora Pili. Brother Romy, basahin. Taunaunahan mga kapatid, nagbasa ako ng Biblia na hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Nangangatok ako, nag-utang ako. Para akong masusunog mga kapatid. Unang-unahan talaga nagbasa ako ng Biblia, yun talaga mga kapatid. Dito ngayon ang haho naman na magtatapos. Labi na, ano ba ko? Pero dapat sa totoo lang mag-ingat din po tayo bilang Biblia. Taunaunahan mo lang na ikaw ay dumating. Tinatasan ka na mag-pray. Anong alam ko doon? Tandaan po natin mga leader, wag po, paunaw-unaw po natin, sira na atasan mo, mag-pray ka. Wag, mga kapatid. Mabuti lang ito, hindi natisod. Hindi ako tumingin ko eh. Natasan ako yung pastor Pili. Brother Romy, mag-pray ka. Kahit ikaw, mga pastor, may pinag-aralan ka, pag ikaw yung kahit nahirapan ka. Sinasabi ko po sa inyo, wala akong clue, wala akong guide kung paano kong sasabihin. Ipanalangin. Sasabihin ko, Santa Maria, mula kang panpana, kapasinan, dahil yung kalagista ko. Hindi! O, dahil Santa Maria talaga. O, kaya sasabihin ko, Santa Maria, mula kang barbat, magkasinan, sunod-sunod na. O, hindi ko pa talaga alam magawin. Hindi ko, ano magagawin ko dito? Alam ay, katabi ko si Sister Amy. Kinalapit ko, ang ganyan, ang talino ni Lord. Para ba ako magkamali eh, mahatulad pa ako ng Diyos, kung ano sabihin ko, baka tawagin ko mga santo, ano, hindi ko alam, di ba? Pinalapit ko Sister Ining, kayo po, magalang, magalang Sister Ining. Pero kapatid, uulitin ko, wag po kayo, ano eh, tutukahan na hindi pa mananampalatay, una pa lang, dadalon sa ganun tutukahan mo, mga kapatid, mahirap. May buti lang, may plano ng Diyos, hindi po ako napisod, alam nyo, may gagawin pala ang Lord sa buhay ko. Amen! Hello! May plano pala ang Lord! Ang bawat isa sa atin, may plano ng Diyos. Iba-iba lang ang sitwasyon sa buhay natin. Tandaan natin, ang Diyos ay may plano sa iyo. Hello! Amen po ba? Amen! Sana po tayo. Ano po? B. Si Pilipi ay walang takot na humayo. Tularan po natin si Pilipi, hindi natatakot. Lagi natin isipin, basta para sa gawain ng Diyos. Mali po yan. Hindi po ako kasi marunong mag-type, pinatype ko lang yan. Ayan. Ang ating gagawin, kasama natin ang Diyos. Ano ang sinasabi sa Matthew 28:20? Hindi po, ano po? Ano po? Tularan ninyo silang sumunod sa lahat ng turuan ninyo sa sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano mo ang dapat mong ikakatako? Si Jesus ang nagsabi niya. Amen. Hindi ako. Amen. Si Kristo. Ha? Pangawakan po natin yan. Hindi po talaga namin maalis ni Sister Emma yun. Kasama ko. Kahit saan ka mapunta, kumayo ka. Kasama mo ako. Huh? Kasama mo ako sa lahat ng panahon. Pagamat ang panahon, mga kapatid, hindi mo makaputan kasi ang buhay ng tao maiksit. Habang ikaw'y nabubuhay, sasamahan ka ng Diyos. Amen! Habang sa panahon na ikaw'y nabubuhay sa mundong ito, bilang ikaw'y mga anak na ng palataya kay Kristo, sasamahan ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang Lord, mga kapatid. Amen! Ano pa sa sunod? Ha? Si? Ano na? Number 4 na ba? Yes. Number 4. Hindi po. Maging mabuti ang ating patutuo. Hello? May tao pa ba rito? Amen. Bilang ikaw ay inatasa ng inutusan ng Lord bilang manampalataya. Maging mabuti ang patutuo. Hindi ka kukuhin ang sir na salita ng Panginoon kung ang buhay mo ay lipo. Hindi ka paniniwalaan. Totoo ba yan? Hindi ka paniniwalaan, mga kapatid. Amen! Hindi mo pwedeng
Halimbawa, ako ngayon ay kasama ako sa bahay. Halimbawa, isang pastor ay katulong pag mag-preach ng gospel sa harapan. Lahat ang kanyang sinasabi, kung may magsabi na, hindi totoo yan. Hello? Pero katulong magsabi, kadedikado ang buhay ng pastor. O sino mang leader ang magsasalita niyan kung alam ang kanyang buhay. Ang nakakalam ng buhay, yung pamilya mo, kapitbahay mo. Tandaan po natin yan. Kailangan ang buhay mo maging patutuo sa una, pamilya mo. Amin po ba? Kasi pamilya talaga nakikita sa iyo eh. Kasama mo sa bahay. Pangalawa, sa ibang tao, sa kapitbahay mo. Amin po ba? Pangatlo, si Philip ay isang mabuting patutuo bilang ama ng tahanan. Sunod po. Ang pamilya ni Pilipi, sila ang una niyang dinala sa Panginoon. Ang ganda sabi ko, grabe, no? Yung pinili, ganda talaga ni Pilipi. Bago siya na humayo, inunaw niya yung kanyang mga anak, pamilya niya, mga kapatid. Si Pilipi ay may apat na anak na dalaga na pawi, na lipo na naman. Bawang propesya, pero apat na lang babae, mga propesya, mga kapatid. Ano sabi po dyan sa ano? Sa verse? Sa Gawa 21:9? Siya may apat na anak na dalaga na nagsasalita ng propesya. Apat, mga kapatid. Inuna niya sa Panginoon niya. Kaya naging propesya mga anak niya, mga kapatid. Nakita po sa mga pamilya, anak niya, ang buhay ni Pilipi. Kaya ang anak niya sumunod. May mga mananampalataya, mga anak, may mga iba ng nanay, hindi sumusunod sa anak na Kristiyano, hindi sumusunod sa magulang dahil walang makita ng patutuo sa buhay nila. Hindi na makakain yung kapitbahay nila dahil hindi nakita yung patutuo nila. Kailangan makita yung patutuo po namin. Amen po ba? Ito po, ito po ay isang kwento po. Ito po, ito po, kwento, testimony po. May kapitbahay po kami ngayon po ay isa po sa Sunday school. Kasi teacher siya. Grabe po, pastor. Teacher siya. At saka, dalawang pinag-aralan niya, pastor. Pagkatapos niya, teacher, nag-ano siya ng... Master. Hindi po, nag-ano siya, nag-aral siya ng master. Master. Dalawang pinag-aralan niya. Ang nakatalong ko, hindi niya ginamit. Nag-negosyo lang. Ngayon, ang patutuo niya ngayon, hindi naman sinabi sa amin. Ang patutuo lang niya, sa kasamahan namin mga, saka, mga katuwang ko sa iglesia nga dyan po. Sa teacher din, na siya principal ng ano, tradiskor teacher. Yung sabi pa, ikwento namin sa amin, ang sabi, wala akong makita sa mga kasamawa mo. Mula sa nakatira kapitbahay namin, talaga, maganda ka lang pagsasama. Kaya kung siniran namin, talaga nga siya. Aka lang gusto ngayon ay jump shot, na akalakas mga kapatid ang jump shot nila ngayon. Kaya, kaysa patutuo, ang ibig sabihin, sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, makita sa iyo ang patutuo sa buhay mo. Kapatid, kahit hindi mo nasira ng salita ng Panginoon, makita ng patutuo, isa ng pag-ibanghilyo, nakita ng patutuo mo, na ikaw ay nagbago, dati ikaw ganitong buhay. Mga kapatid, kahit hindi ka na mag-share ng salita ng Panginoon, maaakay mo, nabago ka, kung dati ganun, bakit anong nangyari sa iyo? Si Kristo lang kailangan para ibang mga. Talapakan po natin ano? Amen? Amen? Kaya ko ng kasunod? Kasunod po. Yun. Sabi, si Pilipi ay isang epektibo kong magsalita. Yun. Bakit epektibo si Pilipi? Mga kapatid, umaasa lang siya sa Diyos. Amen? Hindi siya umaasa sa kanyang karunungan, mga kapatid, si Pilipi. Dapat ganun din tayo manampalataya. Amen? Epektibo. Mahirap, mga kapatid, kung ikaw'y magsalita sa harap, paano may nag-uusap? Mayroon na kayong narinig ngayon, mayroon na kayong narinig, halimbawa, pasto mayroon ka ng encuentro ganun. Nagsasalita ka ngayon, ngayon nag-uusap dyan. Ha? Ay, mahirap, hindi epektibo yan. Hindi kinalang ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pilipin, mga kapatid, epektibo. Oh?
pinapakinggan siya ng mga tao, bakit totoo at mabuti ang kanyang sinasabi at naghihimala ang Diyos. Amen. Naghihimala talaga, talaga aasa talaga na maghihimala ng Diyos. Sa'yo ang gagawin? Asa ka sa Lord, Panginoon, maghimala ka na maraming tao maligtas. Kanya kung sasabihin mo sa sarili ko, wala po akong magawa, pero bilang ko, anak mo, isang mananampalataya na inuutusan mo, magsinasalita ng Diyos, gamitin mo po ako. Maghihimala ka ang Panginoon. Halip na mo, may mga karamdaman, magsira ng salita ng Diyos, patalingin sila ang Panginoon. Ganun po yun mga kapatid, patalingin mo sila, kailang physical, spiritual, higit lahat, spiritual. Kasi ang karamdaman mga kapatid, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual po mga kapatid. Yun ang matindi. Sunod po, ano sabi dyan? Malapit po tayo magkatapos. Mga exclusive na. Ano sa kapalit po tayo sa teksto? Nagmarinig ng mga tao si Felipe, at nakita ang mga himalang ginawa ni inisip nila mabuti ang kanyang sinasabi. Persevere sapagkat ang masasamang espiritu at ay umaalis sa mga tao, inaalihan nito. At tumisigaw habang lumalabas maraming lupo at pilay ang napapakali. Pisikal na katawang nangyari. Balik kayo sa espiritual. Mga kapatid, masasamang espiritu. Ano tayo dati mga kapatid? Inalihan po tayo masasama. Hindi ba sabi ko na espiritu na ano ha? Lahat po ang hindi kumikilala kay Kristo, ibang espiritu na sa'yo. Totoo ba yan? Ano pa totoo ni Pastor to? Magsasalita siya. Ay, sa mga espiritu, nakalihan siya mga espiritu na gano'n. Hindi ba siya, wala siya, hindi. Lawakan po tayo sa isipan. Yung espiritu ng pagsusugal, ng espiritu ng paglalasing, yung espiritu ng bisyo. Nasa mga tao ito mga kapatid. Nung narinig nila mga kapatid, hindi lang sigay mga kapatid, kung ilimpi, pati ang kanilang espiritual mga kapatid, lumaya sila na bago ang kanilang pananaw. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Kaya ang sabi doon, gayon na lamang ang kagalakan sa lungsod na yun. Dahil maraming lumaya sa espiritual na buhay mga kapatid, na bago ang kanilang buhay. Maraming naligtas pagkat na bago mga kapatid. Kaya gano'n lang ang kagalakan na hindi lang sa kanilang physical mga kapatid, kundi sa kanilang espiritual. Yun ang nais ng Diyos, ang espiritual na buhay. Bakit? Ano mga lumpo? Pilay. Yung mga tao nito, pilay talaga. Lumpo. Why? Hindi po sila sumasamba. Hindi po sila pumupunta sa gawain ng Diyos. Kaya pilay sila. Kaya gano'n lang ang kagalakan nila kung narinig ng salita ng Panginoon. Sila po ay tumalig. Amen! Yung mga tao wala pagkakilala sa Diyos, lumpo sa espiritual. Hello! Sana iba naman ang palataya dito. Maraming upuan na kulang. Hello! Lumpo sa espiritual. Amen? Hindi pumupunta sa church. May manampalataya pang apilay. Hello! Masarap ang manood sa TV. Magkapi-kapi. Mga kapatid, alisin po natin yung pagkapilay natin. Tumayo po tayo at pumunta po tayo sa gawain ng Diyos. Amin po ba? Mga kapatid, wala ang pong papilay-pilay ngayon mga kapatid. Ang pagkapilay mga kapatid, maraming kadahilanan. Hello? Kaya po napipilay dahil may nilalabhan. Ay! Palang na talaga yan. Ayaw magsimba. Kung ikaw ay may gusto mo, ano sabi? May paraan. Pero kung hindi gusto, may dahilan. Kung yayain mo, ay wala ka na talagang magawa, naganap ba eh? Ay, bitter tayo. Ay, nakita mo naman, may laban. Marami kami na-inquintro lang ganyan na, talibis. Oo, mami, nilalabahan mo ako, pasto. Dapat na ako, nilalabahan mo na yan. Ihanda mo ang buhay natin, paglinggo. Ay, naglalabahan ako. Ang iba naman, importante pupuntahan. Yun. Napipilay daw sila sa espiritual. Pero sa ibang bagay, hindi sila pilay sa physical. Amin po. Marami din ngayon mga Kristiyano mga kapatid ng palataya na pilay pa yung mga mga. Kahit doon sa church, nandoon pa rin paalaala namin. Hoy, dito ngayon. Mayroon kami ngayon, pinalalahan namin si Brother Rick. Nagaling siya sa abroad. Brother Rick, Sister Nini. Kaling siya sa abroad. Siya po, nung lusa siya sa abroad pa,
siya po ay pagsusuport sa kami sa church. Tamaro po talaga siya. Tapos, nakapadala siya na buwan-buwan ng pagbili ng bigas para pamigay sa mga tao. Ipot po lahat yan. Tagli 5 kilo yan. So, di ba diba din ang buntong sa plano ng Panginoon, siya po ay nakakuwi. Saka po, napauwi siya. Hindi po inaasahan. May plano ng Panginoon, siya po ay nagkaroon ng kunting puhunan. Siya po ay nakatira sa bahay ng isang buwan. Siya po ay nakatira sa bahay ng isang buwan. Talagang pinipipray. Sinasama yung kasama dito nung nakaraang linggo, Pastor, na dito, Brother Rick. Talagang inaano po, Brother Rick, hindi po siya sa Lord. Ito ng panahon. Tapos siya, hindi po natuturo namin sa Bible study. Talagang inaano namin siya. Ganun po mga kapatid. Ngayon po, nagtayo po siya ng business. Kasi chef po siya. Lahat ng luto mga kapatid, kung ano ipapaluto mo. Ngayon, di ba yung church dito, Pastor? May pagkakas pa? Yung kantong-kantong dito, yung building dito, yung kantong-kantong dito, dahil ay isang hindi walang nagpupay. Yun ang pinag-bring. Ang pag-bring na rin niya. Salita niya ni Pastor Patrick noong kamadaan, siya po ang nagsalita. Sabi sa akin ni Pastor Patrick, pwede ba si Brother Rick? Tuturo ng Lord, kapit mo natin, sige. Pero ang panalangin sa Lord, Panginoon, kung ito, Panginoon, bigyan mo akong sign na may tao lang, kahit maliit na bagay, natira, nabigyan siya. Ito na pasimula, na ako'y hutsyat, ito'y nisi, na ako'y magsimula na business. Hindi, nag-Christian, ganun. Ilang araw nag-Christian. Ngayon, pag ano niya, hindi inaasahan na mayroon pa rin siyang love gift. Binigyan siya, tumong po, ito na, Panginoon, hindi siya nag-isip na bigyan ng love gift, pero parang siya nakatanggap na gano'n. Ito na, Lord. Alam niyo ngayon, nag-business niya. Sobra, yung dinumog sa tao. Maniwala po kayo. Basta kayo, tinutulungan na namin na Brother Sergio, mga kabataan, tulungan ninyo sa pamuhukas na lang ng pinggan ng kapatid, hindi makakahurutan. Ang isang yakuno namin, si Pastor Rapini, siya po ang una talagang tumulong, siya po talaga ng ano, ako, Brother Sergio, na magpulong. Pero mo, lahat na, mami, lugaw, lahat ng ano, order, pansit, ano, lahat mga bagay ng Christine Pata, lahat ng niluluto sa Pilipino, nandyan, Pastor, nakapastor sa labas, kaya ang tao, talagang tingalaan yung mga tao. Dito po ito lahat. Magkano dito? Medyo order. O sige po. Ang bilis pagluto. Halimbawa sisig. Ay, ang pinakamalakas sa kanya sisig at sa kapansin. Walang tikin mga kapatid. Alam mo ngayon yung apo ko, si Aaron, di ba? Ano ngayon yung patasin ngayon? At yan ngayon tumutulong ngayon. Doon. Bisintuhan ngayon ng brother eh. Siya ay man maguhumbas ngayon. Bukas na! Palaga, naghuhukas niya. Kasi walang, alam niyo mga kapatid, pila ang tao. Maniwala po kayo ang tao. Hindi po nika mauna, pila ang tao. Sunod-sunod dyan. Nung natikman ang lasa, sabi ko, pinagpik kasi dinidikit namin mo na karanding mo. Siya po nagpapangin. Sabi ko namin, Lord, itong business nito, instrumento mo lang siya yung tayo. Ikaw na lang ito na yung may-ari nito. Sabi ko, Lord, ikaw ang mapapadala dito ng mga customer ng Panginoon na walang tigil ng yari ng kapatid. Sa aking kasi mga kapatid, alam nyo, hanggang alas 10 walang hinto. Sabi niya, Pastor, talaga napapagod yun sa ating ang beer. Siya ang umaangal mga kapatid. Walang tigil, lugas. Talagang pila mga kapatid. Grabe. Suspurihin mo ang Panginoon. Sabi ko ba, Brother Rick, yung kinikita mo sa abroad, kita mo ito. Yes. Kaya purihin ang Diyos. Basta ikay sumunod sa kalawakan ng Diyos. Huwag ka lang magreklamo mga kapatid. Alam ninyo, yung basic mga kapatid, susunod lang sa inyo yan. Yes. Amen? Basta sinabi sa Lord, alin ka, sumunod ka sa akin. Magsita
Kasi ang pagre-return ng kapatid siya hanggang na ng blessing sa iyo. Amen po ba? Amen. Ako po, hindi po ako nagreklamo na akong inutusan kami ni Pastor Puntagong. Una, Pastor, di ako marunong magsalita, wala akong pinag-aralan. Pero sumunod ka, Mr. Lima. Oh, pero may takot ah. Pero dahil pa lang, ikaw lang inaasahan namin. O, tingnan naman yan. Ang hindi ko nakarinig sa testimony ko, yung hindi ko nilig, ibinigyan ng Lord. Amen. Lupa. Wala akong kinilig sa Lord, magkaroon ako ng lupa. Hindi po ang amo ko, hindi naman ako nagsalita. Mismo ang amo ko, nagsabi, Lord, di ba kailangan ng lupa? Bakit kung ba yun? Di ba? Magkano daw? Try tanin. Wala akong pagdaan. Ma, kaya ko ba na? Bayan. Ano ngayon? Sumunod ako eh. Ah, problema naman ngayon. Medyo na bulit. Sabi ko sa asawa ko, eh, wala naman tayong pangkawa dito. Papahano ito. Ibenta na natin. Malakas mo pa na ng pala kayo streama. Ano ba ka? Wala ka pa ng palataya na. Binigay na nga yan. Sunod istip. Magbibigay ang Lord yan. Oh, sabi ng ama ko, wala bang tayong bahay mo? Wala. Wala akong pamilya. Eh, sabi ko nga, pahirap dyan. Tiyan again. Oh, hirap ko dito. Kasawa ko. Katayong ang bahay. Mama, nakatayo ang bahay. Sabi ko hirap, kasi nahiya na ako eh. Pagawan na bayan, yung eh. Mga 1,000. Ay, hindi pa rin tapos. O ngayon. Tapos. Isang, mamay. Impression. Ang akala ko, nakakasan ako sa bonus ko. Di ba niyo alam? Nasabi ng amo ko. Madali, utang. Wala pang isang taon? Bayan mo? Bayan mo? Kapatid, pag ikaw sumunod sa tawag ng Lord, huwag ka nang magreklamo. May blessing ang Lord sa'yo. Amen po ba? Sino ka talaga ito, kapatid? Oh, pray ng Diyos dahil ang lahat ng bagay na nangyari dahil sa pagsunod ko sa Lord. Amen? Kaya kung ikaw itinawag mga kapatid ngayon, tinawag ka talaga kasi nandito pa. Sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sana ba tayo? Ano ba? Dito. Tanong. Basta ganun. Tanong, gaano ka ba? Gaano ka ba po kayo katulad ni Pilipin? E, may habag ka ba sa iyong pamilya? Yun po. B, may habag ka ba sa iyong kaibigan? May habag ka ba sa iyong kapitbahay? Sunod po. Ay, hindi po rin na po. Ayan. Hindi po yan. 6 po, 5 po yun. Number 5. Yung 6 na yung 5 yun eh. Yung sa 6. Yan! 6. Mahabagin at may masakit sa kaluluwa. 6. 6. Ay may habak at may malasakit ang loob. Kaya ganun na lamang ang kanyang tayo. Amin po ba? May habak si PDP sa mga kaluluwa, mga kapatid. Ang tanong ngayon sa atin. Kaya nilagay ko yung mga kapatid. May habak ka ba sa pamilya? Sino po dito ang mga may pamilya na walang pa sa Panginoon? Taas po natin ang kamay. Ha? Si PDP, inuunan niya yung kanyang pamilya, mga kapatid. Kaibigan, kasama mo sa bahay, kapit bahay mo. Pag-jiralas mong salita ng Panginoon. Amin ko ba? Amin. Kaya, ganun na lamang, tatapang si Pilipi na isir na parang may malasakit si Pilipi at mahabagin sa kaluluwa. Dahil, mahal niya ang mga tao na ayaw niya mapahama. Amin ko ba? Sino po ang lingkod ng Diyos na matapang? Si Pablo. Di ba? Kung bari si Pablo na matapang sa natural na buhay, nung siya po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, nudusan siya ng Diyos na siya po ay maglingkod niya. Siya po ay naging matapang sa pangangasinta ng Diyos, mga kapatid. Si Pablo, mga kapatid, ay hanggang sa nagpakamatay yung sakalang alang sa pangsirang salita po, hindi po siya natatapang. Ang tanong ngayon, handang ba tayo? Kung tayo ay tinawag ng Diyos, dumating man sa punto sa atin, na tayo po ay dumating sa mga bagay, na tayo po ay halimbawa, ay kamay, totoo ba si Kristo sa buhay mo? O, paano kung patayin ka? Diba?
kita. Eh, bakit? Wala problema. Wala problema. Oo. Kung halimbawa kayo, paano kung susuntukin kita? Ay, walang problema. Ay, pagkailigan na natin, tingnan ko ba siya, makasuntukin ko, inaagaw ko naman. Matalino rin. Matalino rin. Alam, alin mo, pabugbog ka. O, halimbawa mo pa. Ay, atak ko na ako rin, di ba? Umiwas ka na. Oo. Mayroon pa ako nung dati ko kasama sa trabaho ng galit ko. Galit na galit sa akin. Kasi naingit ko, namatay na po ngayon. Ingit-ingit sa akin dahil ang amo ko, ako ang laging binibigyan ng importansya. Pero mo, wala akong pinag-aralan sila ng graphic mechanical at apat kami. Sa akin lahat, mga design ng pila, sa aking kindigay, sa aking amo, kalisipang bansa, ingit na ingit siya. Pag halin mo, init-init, galit na galit siya sa akin. Kung ano ang pinagkasabi siya, sinisigawan ako mga kapatid, okay lang, maraming bata. Okay lang, ganyan. Malaking tao, huwag na magbanyan, bay, bay tao. Bakit sinisigawan ako, maganda ang sinasabi ko. Lumari sa iba, sagot ng mga, ay hindi ba, ganito. Pero pagpatik na pag namumula, delikado mga kapatid, dahil na yan, tumabi ka na. Pero ako, hindi ako, lahat ng aking kasama sa trabaho, ganun pinapita ng bari, hindi Kristiyano. Isang taon, hindi siya nagpatihan, pero ako, yan. Pagpapawa, pagpatik na, kahit kumusta na, ay, hindi ako kinikipo, hindi ko natigilan. Hindi ka tinatantantaran. Pagpapahala na, kusuntukin mo ko, bahala na. Oo. Basta pero tinitingnan ko niya, laki ka, makasuntukin mo ako. Oo, oh, inaakan mo niya, oo. Alam niyo, dumating sa punto, sinisigawan ako, sinisigawan. Hindi ko pinapansin niya mga kapatid. Ang sabi ng mga kapatid ko, kung ganyan, kuya, bakit ka ganyan mo pa ako? Bakit babatiin mo pa? Eh, hindi ko. May Kristo ko ako, may pagmamahal ko sa akin. Nakapagpo ako sa akin, umasakit ko ako. Sabi ko sa kanya, mahal ko siya. Kahit ako'y ginaganyan niya. Sabi ko, mahal ko. At dahil baano ako minahal ng Diyos, binago ako ng Diyos, pamabuhin ko siya. Amen! Dapat ganun po tayo mga kapatid pala sa akin. Huwag po natin na inaaway ka, inaaway mo, hindi mga kapatid. Mahalin po natin yung umaaway po sa atin. At isa po yung pag-iibang hindi po sa kanila, na papakita po tayo ng pagkutu sa kalabuhay mga kapatid, na tayo po ay tutuwan, and peace sa course po, na tayo po ay nag-isipan sa salita ng Diyos. Amen! Kung sinisigawan po ako mga kapatid, magkasama ko nga, hiper ko nga, nung paalam yung pauwi eh, alam na yung hindi na, pero mo, pag ganyan, tapit, kinaratid ka may. Pag mula ko, hindi na sa, hindi na binatid. Pero sa akin naman, hindi binatid. Kaya hindi naman ganun ginawa. Kaya ako, napapakumbaba lang mo kay para lang bata. May wag naman ganun, bay. Bakit sinisigawan mo nga ito? Lumana yung sagot niya. Ay, hindi, bay, kasi ganun ko. Ano? Paano kung sinigawa ka? Bakit? Ay, wala na. Wala na pasuto sa buhay ko, mga kapatid. Wala ka nang malasakit doon. Ako'y nang malasakit sa kanya. Sabi ko, nung siya po ay umalis, mga kapatid. Talaga kong pinakitaan ko ng pag-ibig sa Diyos sa kanya. Siya po ay nagkita kami ulit. At siya po ay... Bye! Ah, marapit na December. Bye! May pamasko ka, may pamasko ba tayo? Walang problema, bay! Sabi ko, pagtaklak na ako ng pamasko sa ako ko, hinatid ko pa sa kalabahan. Hindi ko sasabihin sa iyo, sa inyo, kung ano, sinubri ko. Masisiyahan ko talaga niya. Oo? Kung binigay ko sa kanya, pag ulit namin kita, may motor siya, ako ba alam pang motor ko? No, bay! Pero nakakita sa atin na, nag-usmo, nag-umahaba, mukha makapag, hindi pala ko binabati mga kapatid. Pero binati ko siya. Sabi ko, Lord, bahala ka lang, Lord. Lahat na ginawa ko, Panginoon. Alam ko, may plano ka sa kanyang buhay, Lord. Umiyak ko ako talaga sa sabito ko. Lord, sa totoo lang, kung ako po ay walang pagkilala sa iyo, wala. Susuntukin ko talagang tao dito. Sobrang sakit talaga ang kalooban ko, mga kapatid. Oo, sa literal, ay, sabi ko, ay, sabihin ko, malaki ka, malaki siya. Ay, lalabahan ko. Sabi ko sa kanya. Tsaka, Lord. Pero, Lord, dahil mahal si talo, pakita ko sa kanyang pagmamahal. Bahala ka na ito. Nung siya po ay umalit, mga kapatid. Kaya patas natin ngayon. Hindi sinapok po kami ng kita. Alam niyo na nabalitaan ko na nagkaroon siya ng cancer. Isa lang po sa kanyang gila. Maliit na ng bagay, mga kapatid. Ang sabi, at hanggat sa lumaki ng gila at pinuto ng gila. Lord, wala po ako sinabi, Lord, patayin mo ang tao nito. Pero ang sabi sa salita ng Lord, ako nang bahala sa kanya. Ibinigay ko na kayo kahit hindi na kami nagkita.
hanggat nakiluto ng kanyang hilang, mga kapatid, at nilagyan na lang ng pagkain na tubo dito para makakain. Hanggat nalaman ko ganun, hanggat na namatay na siya at hindi ko alam na nailibig siya. Alam niyo, mga kapatid, yung habang na yun, Lord, wala kong sinabi na patayin mo. Pero Panginoon, ikaw ko na tayo, binigyan ko na sa iyo, Lord. Pinakita ko na lahat ng pag-ibig ko sa kanya. Ang sakit, ang sakit. Ganun ka, Mr. Lila. Iniiyak kami, pinapanalangin. Sabi ko, tulungan mo ako, panalangin kasama ko sa labas. Dati ang sakit talaga ng tanda. Pero alam kay Kristo, yung ginagawa ko dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Papakita ko yung pagmamahal sa kanya. So, sabi ng Lord, no? Sinisigawan ako. Sabi ng Lord, di ba? Huwag ka lang kumati. Ako bahala kumati. Doon na nalaman ko na namatay sa mga kapasit, alam yung umiyak ko ako kailangan. Sabi ko, Lord, mahal ko yung aking kasama sa trabaho, bakit ka rin namatay? Hindi ko mispit na, maliit lang na butik na parang tawag nito dito sa anong manatay. O, maliit lang daw kapatid, tapos biglang ang bilis, biglang lumaki, ay may sima ng anak. Kahit ganun gawin ang pira, walang nangyari. Patay ka lang. Kaya ano, hindi ka magbahala doon ba na. Wala lang paralubutan dahil napamamahal ko sa kanyang pinakita. Wala nga mga kapatid, may marasakit po tayo. Amin po ba? Amen. Amen. Kaya sunod po, anong sabi po dyan sa pangwakas? Anong sabi dyan ni Martin Luther? Si Martin Luther at ang kanyang importante theory na sa lahat ng manampalataya ay kailangan may habang umanasakit sa kanila. Yun po ang tinilugin ni Martin Luther, mga kapatid. Amin? Ng kanyang kapwa at lahat ng manampalataya tinawag upang umayo at mag-ibanghelyo. Kapatid, hamon sa atin ha, tumayo ka na. Sa iyong pagkakaupo, humabang ka at kumilos ka tulad ni Pilipin. Pinag-aalab ng banal na Espiritu, pinagtitibay ng salita ng Diyos, sinusuot ang lahat ng pagpayag ng salita ng Diyos para lamang sa kaligtas ng maraming kaluluwa. Ganun po dapat tayo. Mayroon pa tayong daming ganun? Mayroon pa tayong Espiritu? Na tulad ni Pilipin, mga kapatid, dapat ganun daw dapat, mga kapatid. Amen! Hindi po titingnan ng Lord kung anong estado ng buhay mo at tinitingnan ng Lord ang pagsunod mo sa kanyang kalooban. Tumugon ka sa panawagan ng Lord upang ang mga maraming kalulong na wala pagkilala sa Panginoon maligtas. Amen! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Palapakan po natin ang Lord. Kalina po ha. Amen. 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 Handa ba kayo? Amen. Umamin kayo ha? Amen. Nag-amen kayo, hindi kayo nag-amen sa atin. Nag-amen kayo si kayo, dahil si Jesus ang ating pinapangaral. Hello! Amen! Amen. Si Kristo ang ating pinapangaral. Hallelujah! Kung alam sinabi ng Diyos, hindi na tayo manampalataya, kakasunod niya. Tinawag ka, tumugong ka sa panawagan ng Diyos. Ito na ang panahon, mga kapatid. Tumayo ka sa iyong upuan mo ngayon dyan at patuloy na tayo po ay lumapit sa Panginoon. Hilingin natin sa Lord na ang Diyos at ikinos sa ating buhay. Amen! Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hinihingin ko ng sino ang mapapangamit sa Lord ngayon na nawagan ng Lord sa oras nito. Lumapit po kayo sa harapan. Hallelujah! Bawat isa po sa atin, tinatawag ng Diyos upang humayo, ishare ang kanyang salita. Hallelujah! Mga kapatid, ito na ang panahon, mga kapatid. Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong klaseng pagkabuhay mo. Bata ka, matanda ka, babae, lalaki, lahat na mabuhay na nagbigay ng buhay sa atin, si Jesus. Kailangan tayo tumugon sa panawagan ito, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. That is the Lord. God.
karapat-dapat kang purihin, Panginoon, pasalamatan. Marat kapatid, ito ng panahon na tayo po ay kumilos. Tayo po ay hayo. Tayo po ay tumayo po sa ating pong pagkaalikin sa mga bagay sa mundong ito. Kailangan ang ating buhay ay magpapagamit na sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po natin alam kung kailan ang buhay natin mawawala sa mundong ito. Habang malakas pa tayo, habang po natin nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, ang buhay po natin, ipaglingkod po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga hayo, sa pagsisir na salita ng Panginoon. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Hallelujah! 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 Panginoon, narito ang itong anak, Panginoon. Bila kami isang mananampalataya sa iyo, tinawag ko, tutusan ko, para mag-ibangin niyo, para bumayo, isira ang iyong nasalita. Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, sa oras nito. Mula ngayon ang Diyos, ang iyong Santong Espiritu, patuloy na tumira sa aming buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon, na tulad kay Pilipin, Panginoon, kung papaano, Panginoon, nahatag niya ng kaluluwa, Panginoon, na tumalasakit siya dahil may nagawa nito, mahal niya, ikaw, Panginoon, at sarutin po kami, Panginoon. Dahil mahal namin kayo, Panginoon, gagawin namin ang mga bagay nito. Dahil ito, isang po namin, Panginoon, na kami po ay mahayo. Bila kami mga anak, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, narito po ang mga anak sa oras nito, sa harapan mo. Lord, pati po ang ilang buhay. Kumilos po kayo ng buhay. Gamitin niyo po sila. Sa anong kaparaanan, Panginoon, hallelujah! Hinihiling po namin, Panginoon, ang karunungan na kumula sa iyo, Panginoon. Ang iyong Santong Espiritu, Diyos, pupusin po sila, Panginoon, upang ikaw makita sa kanilang buhay, Panginoon, na bawat sila nila, Panginoon, ikaw ang nakikita, hindi ang tao, Panginoon, pagkat, Panginoon, ang salita mo, ang aming pinapakaral, tulad ni Bilipi, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katangin. Sa bawat ang isang pag-share ng salita, maraming gumaling, maghihimala ang Panginoon dahil ito ay sinasabi mo na kami yung mga anak, ibigyan niyo po kami ng kapangyarihan, Panginoon. Sa panalangin, ang may karamdaman, gumaling sa physical at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Salamat po! Inaanti namin, Panginoon, ang pagsama mo sa Panginoon. Milos ka sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kagamitan ng buhay, Panginoon. Saan man kami pumaroon, inaapin namin ang salita mo na lagi ka kasama namin. Wala po kami dapat ikatakot, Panginoon. Sino man ang kakaharapin, ang mahalaga, ang salita ko kay sir namin sa kanila. Salamat po, purihin ka, nakiin ka. Hallelujah! Hallelujah! Pinabalik namin kayo at papuri. Kayo pala salamat! Oh,